isang hindi pangkaraniwang pagong ang itinawag sa amin at nangangailangan daw ng tulong. Isang Asian giant softshell turtle o tinawag din itong Cantor softshell turtle. Hindi gaya ng ibang softshell turtle, hindi ito mapaminsala dahil ang pagong na ito bihira lang makita. Dinayo ko ang apari Cagayan para makita ang natatanging pagong. Okay, finally nakarating tayo dito sa apari. And nakakuha ako ng message sa isang kulig na si Dr. Julian Altares tungkol sa isang kakaiba na rare na reptile dito sa Pilipinas. Ano? Pini-DM ko siya, sinend ko sa kanya mga pictures ng turtle. Then I was asking him kung to help me identify that kind of turtle. Aksidente raw nang nabingwit ng mga isda ang pagong at agad isinrender sa DNR. Wow! Ang laki, ano? Wow! You see how powerful this is? It's about 40 kilos. Wow! Strange ang itsura niya talaga, no? Kwento nila sa akin, ngayon lang daw sila nakakita ng ganitong klaseng pagong. Kita mo, ibang-iba siya doon sa Chinese softshell turtle natin na naging invasive, ano? That's the one that we always feature. Pero itong isang to, yung tinatawag na Cantor's giant softshell turtle, siguro triple ang laki niya and iba yung itsura ng shape ng leeg niya. No? Meron itong kuko sa paa at malambot ang kanyang shell. Ito, meron siyang tama dito sa side. Ayan, may konting mga gasgas siya. Ayon sa mga eksperto, unang nadiskubre ang pagong noong 1800s dito sa Pilipinas. Sa lumipas na panahon, may pailan-ilan nang nakikita sa kalapit na bansa. Konti pa lang ang ginagawang pag-aaral sa Asian softshell turtle. Ito ay ano eh, more than maybe close to 3 feet yung kanyang laki at tinatag na carapace length. Subalit kahit ganun siya kalaki, very secretive kasi. So hindi siya madalas makita ng mga tao. Palagi kasi siyang nasa ilalim ng tubig. May napansin kaming tali sa bibig ng pagong. Ito yung hook and line, ano? Usually the fishermen, ang target nila are yung freshwater fish. So sa laki ng tansi na ito, malamang malaking isda ang target nila. Sa ginawang x-ray ni na Doc Julie, may nakita na kawil o hook sa pagong. They already got an x-ray and this is going to be very useful sa ating procedure. So, titignan natin kung nasan yung lalim ng kawil, ano, or yung hook. Saan ba yung hook? Ayun po, oh. Ito. Oo. Nasa neck part siya. Tama, mga nasa 6.5 inches ang layo nitong hook, ano. Actual hook na nagawa. Wow, it's so big. Yeah. Okay, so ganito kalaki yung hook. Kinakailang matanggal ang hook dahil posible niya itong ikamatay. Bilang isang wildlife vet, marami na akong experience with animals who accidentally bites a bait with a hook. Hindi na bago sa akin yung ganung klaseng mga case problem pagdating sa mga wildlife. Mabuti na lang, there were a team of vets there to assist me with the surgery that we were gonna do. Binigyan namin siya ng pampatulog para hindi siya ma-stress. We tried to touch it kung medyo mabagal yung reflexes niya. That means umeepekto na yung drug sa kanya. Sa pamamagitan ng endoscope, sisilipin ko kung nasaan eksakto ang hook. Wow. Sa pamamagitan ng maliit na tubo, ipapasok namin ang tansi sa loob ng tubo para mahila ang kawil na nasa lalamunan ng pagong. Kung saan tumigil itong tubo na ito, ibig sabihin nandun yung hook natin, ano? Stretch natin. Stretch.
Pagka na-relax niya yan. Ang lakas na. Mataba yung kanyang labi. So ito, slowly. Ilang saglit pa. Look! I think I got it. We got it out. Yes. Ang pinakamagandang nangyari dito is yung natanggal namin yung hook with a different technique. And nung natanggal namin, talagang sobrang saya ng grupo. Pagkatapos natin matanggal yung kanyang kawil, paano natin masusupplement yung kanyang nutrisyon? Dahil ilang araw na rin hindi nakakain ang pagong, minabuti na rin namin nalagyan siya ng feeding tube para muli siyang lumakas. Kaya nakapag-isip ako na lagyan siya ng tubo para mapakain sila ng taga Bifar. Support yun para mas tumaas yung chance niyang mabuhay. Hanggang lumabas yung tip. Okay, testing tayo. You pump a little bit of water. Sinisilip ko kung nagba-backflow ba. Wala namang resistance? Wala na. Mabuti na lang, ganito yung klase ng kanyang balat. Kaya natin isuture yung tubo sa kanyang shell. Pagkatanggal ng tube sa leeg niya, abutin siguro ito ng mga 2 to 3 weeks bago maghilom ang sugat. Kumuha na rin kami ng isang sample gaya ng dumi at tissue na posibleng makatulong sa ginagawang pag-aaral ng National Museum sa Pagong. Dahil tulog pa ang pagong, pansamantala muna namin siyang ilalagay sa planggana na may konting tubig. Okay.